saan na tayo nakarating at saan naman tayo patungo? Sasagutin ito sa State of the Nation Address ng Pangulo. 1979 na lang na magsimula yung tradisyon na ika-apat na Lunes ng Hulyo ginagawa ang SONA. Pero hindi ito laging Hulyo noon. Sa katunayan, yung kauna-unahang SONA ay isinagawa noong November 25, 1935 sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon. Isang gawain na nire-require ng konstitusyon at nagsimula pa sa panahon ni Quezon. So syempre, noong unang panahon ay radyo lang ang ginagamit, and then after World War II ay nag-a-appeal talaga yung Pangulo doon sa joint session ng lower and upper house. Except nga yung time ni Quirino na nasa US siya, nagpapagaling sa isang hospital at broadcast yung kanyang speech. No? Pero tama na muna ang pagbabalik tanaw. Move forward tayo sa ikalimang SONA ni Pangulong Duterte. Ano ba ang inaasahan ng mga ordinaryong mamamayan sa SONA ng Pangulo? Ngayong may hinaharap tayong malaking hamon. Ang delivery rider na si Christian Fuentes, naghihintay na magandang balita sa SONA. Sa ayuda na hindi pa rin namin natatanggap, yung pangalawang ayuda, hindi pa rin kasi kami nakatanggap. Tsaka paano masusolusyonan yung problema sa pandemic. Ang taxi driver naman na si Vicente Ibanez, gusto malaman paano tayo babalik sa normal. Sana matapos na yung COVID, na magawa ng paraan na yung may gamot na yung natin. Sakit, mahirap din, sir. Ganito, walang pasok yung iba. Kasi doon nga isinasama pa kung ano yung kalagayan, kasalukuyang kalagayan ng bansa sa taon na yun, at ano pa yung mga mangyayari, yung mga plano na kailangan gawin ng Pangulo hanggang sa matapos yung kanyang panunungkulan. So, isa siyang malaking source ng pag-judge sa mga historian someday para sa isang particular na Pangulo. Ito ang Street Hirit, Bamalegre, buong puso para sa Pilipino.